Malaman, malaman, ito ang mga kwentong, kwentong may kwenta, may kwenta, tutok na at sabay-sabay sumigaw ng Johnson, Johnson. Ikwento mo! Magandang evening po! Kumusta na ho kayo ngayong Biyernes? Natuloy din ang pinakaabangang araw ng mga gusto ng mag-weekend. Ngayon po'y araw na October 4, 2024, Biyernes. Muli samahan po ninyo kami ha sa isang oras nating balitaan at kwentuhan. Sali ho kayo sa ating talakayan. Siyempre, kabisado na po ninyo ang ating teleradyo servisyo Viber number na 0919-278-3000. Pwede rin ho kayo magkomento sa ating YouTube channel na Atela Radio Servisyo at sa aking ex-handle na Johnson Manabat. O dahil ika-apat na araw na ngayon, meron pang 4 more days para sa mga hahabol sa pagpa-file ng kanilang Certificate of Candidacy. Dami, no? Parang family business, no? May nanay, may anak, may bayaw, Mario Joseph. Wala na ba ibang tao dyan sa inyo? Kulang na lang ipakandidatuhin yung kanilang yung pwede lang kasali pati yung kasambahay, ano? Kasambahay party list. Bakit? Eh kung marginalized nga naman, bakit hindi? Tapos meron pang isa. Talaga ba, Abraham, nag-file din ng kandidatura si dating mayor? Pero magpa-file daw? Sabi nga ni kabayan dun sa... Ang... Narinig niyo ba? Tali ho kayo ha sa ating kwentuhan. Hindi ho napuputulain yung mga radyo. Talaga pong ganun. Ang tanong, dapat bang tumakbo pa sa isang posisyon sa gobyerno ng isang taong may kaso na? Well, akala nyo na naman na wala. Kung wala pa ho kasing finality ang korte doon sa kasong kinakaharap na isang individual, eh pwede eh. Eh pero nagtataka ka rin naman. May nananalo pa rin. Kahit may mga sangkaterbang kaso na, may nananalong ang nakakulong eh. So sa madali salita, kung legality po ang pag-uusapan, pwede. Pero babalik ho tayo dun sa basic eh. Kung questionable na yung credibility ng taong kumakandidato, isang katerba na kaso, di ho ba paulit-ulit? Hindi naman sa sinasabi nating, siyempre, korte pa rin ang magsasabi kung guilty or not. Pero siguro naman eh, alam po ninyo kung anong katotohanan at hindi. Kaya kung manalo man po yung isang taong may kaso na, yung kagustuhan ng mga butante po yun, ibinoto eh. Kaya walang sisihan. Pero sige ho, sali ho kayo sa ating kwentuhan ha. Diyan po sa sentro ang ating kwentuhan ngayong gabi po na ito ng Biyernes. Dapat bang tumakbo pa sa isang posisyon sa gobyerno ang isang taong sa tingin niyo eh, o ang isang taong may kaso na? Bagay, sabi nga ho nila eh, hanggang hindi pa naman napapatunayang guilty at wala pa namang conviction, wala pa namang final judgment, eh ganun talaga, pupwede at pupwede. Maging kaumilik ang tanungin po ninyo, pwede. Sali ho kayo ha sa ating talakayan, 0919-278-3000. Ako po si Daddy Johnson. Sa mga nasa biyahe na po dyan at pagod na at hinihintay na ang Sabado, eh relax lang, darating po tayo dyan bukas. Kaya ingat po sa mga nasa biyahe, sasamahan po namin kayo at samahan po ninyo kami hanggang alas 9 ng gabi sa oras nating 8:07. Uy, may balita! Johnson, ikuwento mo! Narito na ho mga balitang dapat ninyong malaman ngayong gabi. Enrile, Reyes at Napoles inabsuelto po sa kasong plunder o pandarambong. Inabsuelto ng Sandigan Bayan Special 3rd Division si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at mga kapwa akusadong sina Gigi Reyes at Janet Lim Napoles sa kasong plunder na may kaugnayan sa Pork Barrel Fund Scam. Inakusahan sina Enrile at Reyes na nakipagsabwatan kay Napoles
para magkamal-umano ng higit 170 milyong pisong kickback mula sa Priority Development Assistance Fund o PDAF ng dating Senate President sa pamamagitan ng mga peking non-governmental organization na ginawa ni Napoles. Ayon sa Sandigan Bayan, bigong mapatunayan ng prosekusyon na may sapat na batayan para hatulang may sala ang mga akusado. Nagpasalamat naman si Enrile sa hatol ng korte. Ayon sa kanyang abogadong si Attorney Estelito Mendoza. Talaga si Attorney Estelito Mendoza ay pangmalakasan ano? Alam nyo, dumating sa Sandigan Bayan na naka-wheelchair ang Attorney Estelito Mendoza. Isa po itong vindication, sabi ni Attorney Mendoza, o paglilinis ng pangalan para sa kanyang kliyente. Samantala, ilang mambabatas dismayado naman sa pag-aswelto o pag-absuelto kina Enrile. Dismayado ilang grupo at ang mga mambabatas sa pag-absuelto kina dating Senate President Juan Ponce Enrile, Janet Lim Napoles at isa pang kapwa akusada sa pork barrel fund scam. Ayon kay House Deputy Minority Leader at ACT Chair Espartiles Representative Franz Castro, patunay ito ng patuloy na pagkakaroon ng pribilehyo ng may kapangyarihan kumpara sa mga ordinaryong Pilipino pagdating sa pagkamit ng hustisya sa Pilipinas. Malaking sampal umano ito para sa kabataan Partiles na halos 10 taong nagprotesta laban sa pork barrel system. Ayon naman sa grupo ng manggagawa na Partido Lakas ng Masa, ito'y sumasalamin lamang sa hustisya sa ilalim ng paghahari ng dinastiya na kailangan ng wakasan para mapanagot ang mga mandarambong. Samantala, sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, laban daw versus Pogo, malayo pang matapos. Ibat hanggang Disyembre na lang dapat yan? Pero may nag-ooperate pa rin, ano? Lalakas ng loob talaga, ano? Para bang hinahamon ng kakayahan ng PAOK? Eh, ang PAOK ay ilan lang naman ang tao? 47 ba o 49? Although meron namang coordination yan with other law enforcement agency, pero talagang challenging ang trabaho po ng PAOK. O, kala nyo, ha? Naniniwala po isang senador na malayo pang matapos ang kampanya ng gobyerno laban sa Pogo sa bansa. Kasunod ng Pogo Hub na sinalakay kagabi, malapit lamang sa gusali ng Senado sa Pasay City. Talagang malakas ang loob, ano? Bagamat pinupuri ang matagumpay na pagsalakay sa pangungunan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng PAOK, hinimok po ni Senador Sherwin Gatchalian ang mga otoridad na makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at mga kinaukulang ahensya para tuluyang mapuksa ang operasyon ng Pogo sa bansa. Nadiskubre ang ilegal na Pogo sa Kimberley Building sa kahabaan po ng Makapagal Boulevard na higit 650 meters lang ang layo mula sa Senado. Walang din nag-isip na kung halimbawa'y mahalata po sila ng mga mambabatas na 650 meters away lang sa kanilang opisina, na bakit ang daming mga foreign nationals doon? Karamihan ay Chinese. Di ba lang nag-isip din, ano? Samantala, inflation bumagal sa 1.9% noong September 1 mula sa 3.3% noong Agosto. Bumagal po ang inflation o ang pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo noong Setyembre. Pinakamababa po yan mula noong Mayo 2020. Sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba sa 1.9% ang inflation rate noong nakaraang buwan mula sa 3.3% noong Agosto. Ayon sa PSA, pagbaba ng presyo ng pagkain, transportasyon at upa sa bahay ang pangunahing nagpabagal ng inflation. Samantala, isa sa tatlong local partner ng Miro Systems umatras na sa kontrata para sa halalan. Umatras na po ang isa sa mga local partner sa joint venture sa Miro Systems para sa susunod na halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, kumala sa joint venture ang St. Timothy Construction Corporation matapos magdesisyong tumakbo sa pampublikong posisyon ang isa sa mga opisyal nito. Una nang napaulat na tatakbo para sa pagka-alkalde sa Pasig City ang isa sa mga may-ari umano ng kumpanya na si Sara Discaya. Tiniyak po naman ni Garcia na magpapatuloy ang paghahanda ng Mirror Systems kasama pa ang dalawang local partners na Integrated Computer Systems at Center Point Solutions.
Samantala, dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo asahan na po sa susunod na linggo. Sa Martes po yan. Matapos ng dalawang sunod na linggong dagdag presyo, asahan ang dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Batay po sa apat na araw na trading, maglalaro sa 40 hanggang 70 sentimos ang posibleng imahal. Sa kada litro ng diesel, habang 15 hanggang 35 sentimos naman ang dagdag sa kerosino o gaas. May inaasahan namang tapyas na 50 hanggang 70 sentimos sa kada litro ng gasolina. Sabi po ni DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, bunsod ang dagdag bawas ng pag-atake umano ng Israel sa oil infrastructure ng Iran at epekto ng hagupit ng Hurricane Helene sa Amerika. Nakatutulong naman anya ang paghatak ng presyo ang mababang pandaigdigang demand at positive supply outlook ng mga bansang kasapi ng OPEC. At yan po mga balitang importante dapat ninyong malaman ngayong gabi ay sa kabubukas lamang po ng kanilang radyo. Ako po si Daddy Johnson. Siguro naman dapat sa ganitong kaagay pinag-iisipan na rin natin sino ba talaga iboboto natin. Balikan nga ninyo yung mga ibinoto po ninyo ng mga nakalipas pong pagboto ninyo. Sino ba ang very good at sino bang hindi? Pero huwag nyo nang babanggitin ang pangalan para lang kayo makapag-isip kung yung bang iboboto nyo ngayon ay karapat-dapat sa inyong napakahalagang nag-iisang boto. Baka kasi masayang eh. Yung bang tipong sisisihin, bagay, hirap namang magsisihan pa sa huli. Yung tipo bang pangihinayangan mo na ibinoto mo siya dahil wala palang magagawa para sa inyo. Meron lang palang magagawa ay para sa kanyang pamilya at para sa kanyang pansariling interes. Diba eh masakit yun ah? Yung bagay naging daan ka para maupo siya sa pwesto, hindi para magsilbi sa bayan, kundi para sa kanyang pansariling interes. Mahintayin namin inyong mga entry ha. Dapat bang tumakbo sa isang posisyon sa gobyerno isang taong may kaso na? Bakit? Mamaya po yan, babasahin natin ang inyong mga entry. Pero oras muna natin. Ang oras! Biyernes ang na! Ang oras, 8:15 p.m. Sandali lang, babalik po kami! Tuloy lang ang kwentuhan mo. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating kwentuhan. Ngayong araw po na ito ng Biyernes na ha, September. October 4, 2024. Parang hinahabol na ako ng weekend ah. Pero may filing pa ng COC ha, kahit Sabado at Linggo. Opo, may filing ng COC, 8 days yan hanggang October 8. Eh di ni ho sa laman ng mga balita, yun daw hong dismissed Banban Mayor na si Alice Go ay magfa-file pa ron ng Certificate of Candidacy next week para sa kanyang re-election bilang mayor ng kanilang ng bayan ng Banban dyan sa Tarlac. Kunan nga po natin ang reaksyon si Senate President Pro Tempore Senator Jinggoy Estrada sa issue pong yan. Senator Jinggoy, magandang gabi ho sa inyo. Si Johnson po ulit sa Teleradyo. Good evening po. Magandang gabi, Johnson, at sa lahat na nakikinig. Good evening. Opo, bilang kayo po'y kabilang naman dun sa mga senador na sumasalat, nag-imbestiga doon sa dating Banban Mayor na si Alice Go. Nung narinig po ninyo yung planong pagkandidato pa ulit bilang mayor, anong naging initial reaction po ninyo? Alam mo, karapatan ng kahit sino Pilipino ang ipresenta yung kanilang sarili sa taong bayan para manilbihan bilang isang lingkod bayan. Opo. Ang problema ito ay nakasaad sa ating konstitusyon ay maaari lamang sa ating mga kapwa Pilipino at hindi para ibigay sa mga peking Pilipino katulad ni Alice Go. At bukod sa pagiging isang tunay at walang bahid na pagdududa sa pagiging Pilipino, responsibilidad ng bawat kandidato magbigay ng tamang impormasyon sa kanilang sarili at sumunod sa mga litintunin na pinag-uutos ng ating batas sa pagiging kandidato sa isang elected position katulad ng pagiging mayor ng isang bayan at pagiging lingkod bayan. At napatunayan naman natin lahat in the course of the hearings in the Senate na talagang peking Pilipino ito si Alice Go. Ayun. So kumbaga ho Senator Jinggoy, kung issue lamang ng pag-uusapan ang pagkandidato basta ikay Pilipino, karapatan mo 'yon. Ang problema kay Alice Go ay ang kanyang pagiging Chinese. Yes, basta if you're a Filipino citizen, natural born Filipino citizen, you're qualified to run for public office. Mm-hmm. As long as you follow the requirements needed.
Eh kaso mo ito si Alice Go, napatunayan naman natin na talagang ang tunay na pangalan niya si Go Wapping. Hindi naman Alice Go talaga ang tunay na pangalan niya. So meron ho bang susunod pang hearing sa Senado sa issue po ng Pogo na kinasasangkutan ni Alice Go? Or okay na po kayo? Meron na bang draft na magiging recommendation po ninyo doon sa mga posibleng amyendang gagawin sa existing laws natin, kung meron man? Ayon kay Senadora Lisa Ontiveros, magkakaroon pa ng isang hearing sa darating na Martes sa Senado. At palagay ko, yun na yata yung huling hearing na dadaos tungkol dyan sa issue na yan. Opo. Baka siguro pwedeng makasama na doon sa magiging recommendations na legislation, yun yung issue po na yan, yung pagkandidato po ng kung sino-sino para ho sa ating kapakanan, para sa mga Pilipino. Well, siguro, Senator Risa Antiveros na yan dahil siya naman po ang tagapangulo ng Committee on Women. Alright. Senator Jinggoy, maraming salamat sa oras po ninyo. Magandang gabi ho and happy weekend. Salamat po, salamat po. Thank you. Si Senate President Pro Tempore Senator Jinggoy Estrada. Yun nga ang sinasabi ho kasi na ating mga batas ng existing laws po natin. Kumbaga ho, kahit alam mong may kaso na, kahit paulit-ulit, kahit sang katerba ang kasong kinakaharap po na isang alam mong kandidato, ay wala hong final judgment pa eh. Eh dito lang ho sa Pilipinas ka rin makakakita ng nakakulong na nakakakandidato pa. At hindi lang basta pagkandidato ha, nananalo pa ng maraming ulit, maraming beses. Ano ba ibig sabihin po nun? Ibig sabihin ba yung kanyang panunungkulan sa kanyang bayan halimbawa ay naging maganda kaya gustong gusto pa rin siya ng kanyang mga constituents or may ibang dahilan? Eh kasi kung talagang maganda naman ang pagsaservisyo, bakit hindi? Sa isang banday, baka naman nga may halong politika lang din. Aminin po natin at hindi. Pansinin po ninyo, ang mga inilalabas pong suspension order ngayon laban sa ilang mga local politicians, yung timing ho ba, bakit kung kailang filing ng COC tsaka naglalabasan? Pwede namang mas maaga. Yung po'y tanong lang naman, bakit yung timing lang naman kasi? Hintayin po namin inyong mga entry ha, 0919-278-3000. Komento ho kayo sa ating YouTube channel, Atala Radio Servicio, habang kayo nagdi-dinner. Ano ba ulam? O sinigang na naman. Siyempre, diretso na ho agad tayo sa chairman po ng Commission on Elections. Makakasama po natin ngayong gabi si Attorney George Erwin Garcia. Chairman, magandang gabi ho sa inyo. Si Johnson po sa Teleradyo Servisyo. Good evening. Chairman, magandang gabi ho. Magandang gabi, Sir Johnson, at magandang gabi rin sa ating mga kababayan. Opo, Chairman, bago ko pupuntahan yung pag-atras ng local partner ng Miro System, matanong lang po namin kayo, dun ho sa existing laws na meron po tayo, halimbawa sa ilalim po ng Omnibus Election Code, sino ba ang pupwedeng kumandidato pat hindi? Kung ang isang halimbawa ay naghahangad na maupo sa pwesto, may dati ng kaso pero wala pang finality, gaya po specifically ni dating Mayor Alice Go, pupwede ho ba or hindi? Alam niyo po, kapag ka ang isang tao ay may hinaharap na kaso, kahit pa kasong kriminal, hanggat hindi siya convicted by final judgment ay makakatakbo. Ang ibig sabihin po niyan, kung ikaw ay nakakulong ngayon, halimbawa kahit na may desisyon na yung korte, nakunzika ng korte, pero naka-apila ka, ay hindi pa po final in executory yung desisyon and therefore ikaw ay mananatiling pwedeng makatakbo. Ngayon po yung katulad po, binanggit nyo kasi magkaiba kasi yung dalawang katanungan na yon, yung kay Mayor, dating Mayor Alice Go, magkaiba po kasi ang problema dahil nga sa hindi naman po yung tungkol sa kasong kinakaharap niya, kung hindi maaaring may ibang ground o ibang kaso o ibang pasihan kung bakit hindi siya makakatakbo. At yun muna ay hindi ko muna mababanggit sapagkat ayoko namang i-preempt ang isa ang mga bagay-bagay. Ang importante lang, madaming paraan o dahilan kung bakit ang isang tao ay hindi makakatakbo at hindi lamang dahil sa convicted siya o hindi lang dahil sa may kaso siyang disqualification o petition, ikansila ang kanyang candidacy. Oo. Kaya ho, hindi na rin nakapagtataka na meron tayong mga kababayan na nakakulong na nga, nakakandidato pa at sabi ko nga, nananalo pa. Ay, tama po kayo doon sapagkat alam nyo kasi, pinipresume lahat na inosente until proven guilty
beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, hanggat hindi naman nasa, na nakukonvict ng finality, mm-hmm. hindi pa siya final. And therefore, makakatakbo po. Halimbawa, Sir Johnson, mm-hmm. nangyari po yan sa kaso ng Halosfos versus Comelec. At therefore, hanggat hindi nakukonvict with finality, nakatakbo. Yun po yung isang lesson sa atin ng jurisprudence. Ayun. So, meron ba kayong naalala? Meron na bang insidente na halimbawa ang isang kandidato, nakakandidato, nanalo, pero lumabas yung final judgment sa kanyang kaso? Anong mangyayari pagka ganun? Ah, kapag ka po nagkaroon ng final judgment ng conviction at talagang convicted yung tao, Sir Johnson, ay kung sakali mo nakatakbo siya, nanalo, pwede pong kasuhan ng tinatawag na co-waranto. Kapag ka naman po, Sir Johnson, hindi pa nakakatakbo o hindi pa nagsisimula election, pero pwede naman po, Sir Johnson, na ma-file ng kasong petition for cancellation of candidacy. Eh pero po pwede rin, Chairman, na halimbawa ay natapos na ang term ng isang politiko, ng isang kandidato, tsaka lamang lumabas yung final judgment, ano mangyayari na dun sa kanyang panahon na ipinagsilbi niya sa gobyerno? Charge to experience ang na tawag, lang. Ang tawag po sa kanya, Sir Johnson, ay de facto, uulitin ko po, de facto public officer. Ano yung de facto public officer? Official, isang official na valid naman yung kanyang pagkakaupo. Kaya nga lamang ay dahil may issue, may legal issue sa kanyang pagkaupo o pananatili, ayun po, kaya kahit matanggal siya, lahat po ng naging aksyon niya ay valid, Sir Johnson. Ayun. Ibig sabihin, yung lahat ng ikinasal niya, valid lahat yung ikinasal niya. Dahil sa panahong yon, siya naman ay mayor o siya naman ay governor. At therefore, pagka sinabi na ngayon na hindi, mali pala ang pagkaka-elect sa kanya, hindi pala siya dapat nahalal, hindi po ito magre-retroact sa panahon na hindi siya mayor. Sa panahong yon, ay presume siya sa batas na duly elected. Ayun. So magkaiba po yun, Chairman, dun sa halimbawa isang government official na natanggal sa serbisyo dahil sa co-waranto, pag sinabi ho bang de facto, mabubura ba yung record sa history na once in a lifetime ay naging mayor halimbawa siya or governor? Hindi po mabubura po yun. Sapagkat sa panahong yun, sumesweldo nga siya po dun eh. Oo. Sumesweldo, ibig sabihin ba yung lahat ng pinirmahan niyang ordinansa ay baliwala? Ibig sabihin ba yung lahat ng mga proyekto yung pinagawa niya na nagginastos na ng pondo ay baliwala? Eh, paano po yung ginastos na pondo na nakapirma mismo yung mismo opisyal? So, ayun po ang epekto ng isang tinatawag na de facto public officer. Alright. O sige, dun ho naman tayo, Chairman, sa issue ng pagpa-file ng COC. Bali, day 4 na po tayo ngayon. Kumusta po ang mga nakapag-file na ng COC? In-expect ba ninyo na ganun karami na ba? Or may mas inaasahan pa tayong mas marami by halimbawa, pati pala Sabado at Linggo, meron ano, Chairman? Meron po at hanggang kaya nga po kahit na itong Sabado na ito, ina-expect natin madami at sa Sunday din. Pero yung pong bilang, parang hindi pa ganun sa ina-anticipate natin. Parang matumal pa rin, although nakakatuwa naman. Sapagkat again, pang-apat na araw, napaka-peaceful po ng ginagawang filing ng candidacy. Sa buong bansa na po yan. Mm-mm. Wala po tayong reported na kahit na anong insidente ng karahasan, insidente ng gulo, away, or anuman na makakapag-disrupt ng ating filing ng candidacy. Nakakatuwa, sapagkat ibig sabihin lamang, lahat sumusunod sa patakaran. Lahat ay, kahit yung mga supporters, ay ginagawang organize yung kanila pong pagsama sa mga kandidato. Opo, sigurado namang may paliwanag, Chairman, pero tatanungin ko na rin po kayo dahil ang komento na ilang mga nag-o-observe po sa mga nakapag-file ng COC, okay lang pala na magkakamag-anak ang sabay-sabay na mag-file ng kandidatura? Alam niyo po kasi wala po kasi tayong anti-political dynasty provision o batas dito sa ating bansa. Bagamat ang nagsasabi ang saligang batas na bawal sana ang political dynasty, subalit kakailanganin, sabi ng saligang batas, opo, ng isang batas upang maisakatuparan o maipatupad itong ating anti-political dynasty provision ng saligang batas. Ayun. So nasa butante na lang din talaga kung gugustuhin pa nilang iboto yung magkakapag-anak at magsisinghaba ng aplido. Ang sabi naman po kasi nung mga nagkamag-anak ay sa bandang huli ang tao naman daw po mamimili. At kung sa palagay naman ng tao ay maayos naman yung pamumuno ng kahit magkakamag-anak, ay wala naman daw pong problema yon. Again, opo, yung right of choice belongs to the voters. Opo, opo. Alright. Chairman, dun ho sa pag-atras ng local partner ng Miro Systems, anong magiging epekto sa paghahanda ng COMELEC for the 2025 midterm elections?
Sir Johnson, wala po siyang epekto. Tuloy-tuloy po yun. Tuloy-tuloy nga po yung pagtanggap namin ng mga bagong makina. Sa kasalukuyan, halos 50% na ng mga makina ang na-deliver sa warehouse natin sa Binyan. At ito po yung aming tinitingnan kung may mga depekto, mga kumpleto ba sa lahat ng mga dapat na naandyan. Tapos at the same time po, yung pong lahat ng peripherals na tinatawag, katulad halimbawa, Sir Johnson, yung mga kable, yung mga USB, yung mga laptops, 100% na pong delivered sa amin. Yung pong tungkol sa printing ng balota, yung pong dalawang bagong machine na kasama doon sa commitment nila, ay na-deliver na po sa NPO at ito'y kasalukuyan, na ina-assemble. By October 25, i-re-receive na po natin. So kakapiraso na lang po yung pong deliverables nila. Pero bagamat ganun po, ni-require namin, Sir Johnson, yung dalawang natitira na Filipino partners na they have to comply fully with the obligation. At number two, kinakailangan mag-submit sila sa amin ng tinatawag na line, credit line galing sa isang commercial or multinational bank. And at the same time, ay kinakailangan din or kinakailangan mag-submit sila ng bond, performance bond, na katumbas nung NFCC na tinatawag na nawala dahil nga sa yun ang guarantee, yun ang pinaka-duty o pinaka-obligasyon nung nag-withdraw na St. Timothy Construction Corporation. Opo. Meron pa ho bang kinakailangan gawin yung MIRO para ho palitan or kailangan bang palitan yung umurong na yon na local partner nila na St. Timothy Construction para mabuo yung kontratang pinasok nila sa COMELEC? Ay, hindi na po. Hindi po. Dahil po yung dalawang natitira ay sapat na. Sapagkat hindi naman po porket nawala yung isa, ay nawawala yung obligasyon ng dalawa. Tuloy po. At sinabi naman po sa amin, nung mismo dalawang partners pa na natitira, na sila ay very much willing and able na i-perform yung natitirang obligasyon sa atin sa ng mismong joint venture. At dahil dyan, sinigurado lang namin na yung mismong guarantee ay meron. At yung guarantee na yun sa pamamagitan ng bond o yung sinatawag na credit line, ay kinakailangan i-submit sa amin 10 araw mula sa pagkatanggap nila ng resolusyon. Opo, yun po bang pag-urong na yun ng St. Timothy Construction ay kinakailangan pa po ng official na paliwanag as in writing na ipararating sa COMELEC or hindi na? No need na? Meron po. May pinadala po sila sa amin na formal withdrawal resolution ng board nung mismong St. Timothy. At the same time, meron din pong pinadala sa amin na resolusyon ng acceptance nung natitirang dalawang JV partner na tinatawag. At meron din pong sulat, liham sa atin, yung mismong MIRO system para doon sa patungkol sa pag-withdraw nga nung isa sa kanilang Filipino partners. At yung pong naging dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng resolusyon na tinatanggap namin yung withdrawal na yan. At ang kadahilan na naman talaga ay ito. Sapagkat nung nakarang araw, nakita po namin na at napag-usapan namin na mukhang may pagtakbo na mangyayari o pag-aambisyon na tumakbo kung hindi man yung mismong opisyal isa sa mga may-ari yung mismong kumpanya. Eh sa amin po, kinakailangan maging proactive tayo, kinakailangan mag-action kaagad tayo, Sir Johnson. Mm-hmm. Sapagkat kung papayagan namin yung tumakbo, ay makukompromise po yung integridad ng ating eleksyon. Kinakailangan mamili sila, politika ba o negosyo? Tatakbo o magwi-withdraw? Kinakailangan mamili at kahapon po, sila ay kaagad nagpahayag na sila ay nagwi-withdraw na sa joint venture. Opo, naintindihan ko po yun na kung halimbawa man ay ituloy yung kanilang joint venture with MIRO Corporation at tatakbo yung isa man sino man sa mga opisyal ng kumpanya, definitely merong conflict of interest. Pero kung umatras ba yung local company na yon, wala na ba yung issue ng conflict of interest dahil kakandidato po siya pero dati siyang partner nung kakontrata po ng COMELEC? Ayoko po sagutin yan, Sir Johnson, sapagkat may posibilidad, baka kasi magkaroon ng mga, alam nyo na, issue, kaso, tungkol sa bagay na iyan. Ang gusto ko lang po i-guarantee sa sambayanan, yung pong partisipasyon nung nag-withdraw na entity o nag-withdraw na partner ay hindi po technical. Ang partisipasyon niya ay financial lang. At kahit kailan, hindi siya nagkaroon ng involvement sa tinatawag na technical aspect. Yung po ang 100% na ginagaranta ko. Ngayon po, kung nawala yung tinatawag na conflict of interest dahil sa pag-withdraw o naandyan pa rin, bayaan po natin kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na araw. Sapagkat, Sir Johnson, hanggang ngayong araw naman ay wala tayong na-monitor pati na nag-file ng candidacy dun sa mismong sinasabi natin na official ng joint venture na yan na nag-withdraw. Alright. So after ng filing ng COC, ano pong susunod na pagtutuunan naman ng COMELEC, Chairman?
Aba, eh, siyempre po, Sir Johnson, pagtutuunan namin ng pansin, yung mismong pagtatanggal ng mga nuisance candidates, yung mga kasong disqualification, yung mga pagtetest ng ating mga makina, yung tinatawag na field test, yung mock election, yung tinatawag din natin, Sir Johnson, na source code review, meron pang international certification, napakadami pong test pa na gagawin ng Commission on Elections. Siyempre, yung paglilinis ng listahan ng mga botante. Sapagkat magkakaroon po tayo ng tinatawag ng automated fingerprint identification system, yung isang fingerprint ay pwedeng mamatch sa lahat ng mga botanteng meron tayo sa Pilipinas upang malaman yung bang botante ay double or multiple registrant. Chairman, nabanggit nyo na lamang din yung nuisance candidate. Ano po? Kung halimbawa po bang isang dati nang naideklara bilang nuisance candidate at nag-file uli ng COC ngayon, automatic, bagamat sa alam po namin, tatanggapin po ninyo dahil ministerial duty, pero automatic ba na most likely ay madideklara din siyang nuisance candidate? Hindi po. Hindi po garansya yan. Maaaring iba ang sitwasyon nung una siyang tumakbo at iba yung sitwasyon sa kasalukuyan. Hindi po porket disqualified bilang nuisance nung una ay disqualified din bilang nuisance naman sa kasalukuyan. Mali at hindi tama pong ganun ang ating pong pag-iisip sa bagay na yan. Dapat mapagbibigyan natin ang tinatawag na due process pa rin ang lahat. Patunayan niya na talagang hindi naman siya panggulo o ang purpose lamang ay lituhin ang ating mga kababayan. Ayun. Isa na lang, Chairman, ano po, simple lang naman yung tanong. Yun daw hubang pagpa-file ng COC ng lahat ng gustong kumandidato, may bayad ba? Wala po. Naku, ayan po ang kabiling-bilina natin kahit singkong duling. Wag na wag po, magbabayad sa kahit na ano sa pagpa-file ng Certificate of Candidacy. Siguro po, hindi sa amin ha. Oh. Siguro po, pag bumibili sila ng doc stamp na tinatawag, yun naman yung para sa gobyerno, ayun, talaga nagbabayad po yung 30 pesos. Mm-mm. Pero yung pong ibang bayad ay wala po sila dapat binabayaran sa kahit na kanino. Ayun. So kumbaga, eh, kung magkakaroon man ng gastos ang isang magpa-file ng COC, minimal lang at hindi napupunta sa COMELEC. Ay, opo. At saka hindi po sa amin yon. Ibang opisina ng pamahalaan. Tatandaan ng lahat, walang property qualification sa pagtakbo sa public office. Walang property qualification. Sapagkat pagka nagkaroon ng requirement, halimbawa dapat may bahay, dapat opo, may ganito, yes, ay yan po ay unconstitutional sapagkat nagdadagdag ka ng qualification na wala naman sa saligang batas o sa umiiral na batas. Alright. Chairman, maraming salamat ha sa paglalaan mo ng oras sa amin dahil alam naming napaka-busy po ninyo. Mag-iingat po kayo at huwag kalilimutan ng vitamins. Maraming salamat, Sir Johnson. Mabuhay po kayo. Oh. Mabuhay po. Uminom po kayong tubig at parang nararamdam... Tinan mo, ibinabalo. Parang nararamdaman kung sinisinok or ano ba, nasasamid ba si Chairman. Sa dami ho siguro ng trabaho talaga ng COMELEC po ngayon. Ito pa lang yan ha. Filing pa lang ng COC yan. Pagdating ng next year, by February 11, March 28, ay di kampanyahan naman. Aligagana naman ang mga kandidato at ang mga supporters po nila. Sabi ng ibang mga butanti eh. Ito ang panahon na pinakaiintay ng marami. Para ano? Para kumita ng kaunti mula ho sa kandidato? Bawat pa meeting di avance pinupuntahan? Bukod sa pamerienda ay meron pang pabaon pa uwi? Aba, eh lagay ba'y walang magiging kapalit yon? Sa tingin nyo ba'y magbibigay ng para lamang sa wala ang kandidato? Ano ka, sinuswerte? Walang libre ngayon ha? Sabi nung kandidato. Siyempre hindi niya babanggitin sa inyo yon. Kikindatan lang kayo nun. Sabi nung kandidato, alam mo na. O kaya pag-isipang mabuti ha. Ang mga iboboto po natin sa 2025 midterm elections dahil naniniwala po akong deserve natin ng matinong gobyerno. Kaya lang, nasa sa atin po yon kung papaano tayong pumipili ng ating mga iboboto na mga magiging opisyal ng gobyerno for the next 3 years, 6 years, at sa mga susunod pang taon. Oras natin, Konsehal, Mayor! Dahil sa amin bumabati ngayon yung mga dating suplado, bang hindi naman, hindi ka nga tinitingnan eh. Ngayon, ina-add ka pa sa Facebook oh. Tapos nagla-like pa sa mga post mo oh. Bakit kaya? Mantalang dati, dead ma lang sa lahat. Dami yung time ngayon ha. Sabi ng isang butante, huyo ka sa akin sa May 2025. Tingnan ko lang. Doon lang daw makababawi eh. Oras po natin. Babalik po kami ha. Naipaliwanag naman na kanina ni Chairman George Garcia.
wala hong final judgment pa ang isang kandidatong may kaso eh. Ganun talaga. So sa tingin po ninyo, dapat bang tumakbo sa isang posisyon sa gobyerno isang taong may kaso na? At bakit? Ayaw po ninyo, kinakailangan paamyendahan sa mga mambabatas yung existing law, yung batas po natin. Kaya lang, sa tingin nyo, gagawin ba nila? E di syempre, hindi. Sinong tatamaan? E di sila rin. Yung batas para sa laban sa dynasty, hirap na hirap na makalusot eh. Dahil sila rin ang tatamaan. Oras po natin! Tatang Turing, oras natin! 8:42! Tuloy lang. Mga kwentong hatid ng nagbabalitang daddy. Johnson Manaba. Johnson, ikwento mo. Balik ho tayo sa ating programa, sa ating isa kwentuhan. Hoy, makikibalita ho tayo sa ating mga kababayan diyan sa Lebanon na mga gusto nang umuwi. Mukha hong nagkakaroon ng problema dahil syempre siguro pahirapan ang flights palabas ng Lebanon. Sa nagpapatuloy po na tensyon doon sa pagitan ng Israeli forces at ng Hezbollah. Nasa linya po natin si Undersecretary Bernard Olalia mula ho sa Department of Migrant Workers, USEC. Magandang gabi ho sa inyo. Si Johnson po ito sa Teleradyo. Good evening po. Magandang gabi po, Sir Johnson, at magandang gabi po sa mga nakikinig po sa inyong programa. Opo. Kumusta ho ba ang pagre-repatriate na ating mga kababayan from Lebanon dahil mukha hong cancel daw ang mga flights ngayon, USEC? Naku, yan nga po ang aming hinaharap ngayon. Kausap lamang po namin ang aming dalawang labor attaché sa Lebanon. At tama po kayo, napakahirap po ng bookings po ngayon ng mga commercial flights dahil punong-puno po talaga, napakaraming tao ang sumasakay, pasahero, at yan po yung ating challenge ngayon. Pero ganun pa ba, meron po tayong nakabook at meron na po tayong nakuhang schedule, yun lang, kakaunti po yung available seats. Kaya kami po ay nagpipilit, maliban sa commercial flights, kung maaari nga kami nagpipilit na kumuha rin ng chartered flights. Pero dahil ang mga eroplano po ngayon ay nagdadalawang isip, dahil nga sa kaguluhan, humahanap pa rin po tayo ng maaari po nating ma-charge. Opo. Pero ilan ho ang nakalista na para sa repatriation, USEC? Medyo lumobo na ho. Lumaki na yung dating 111 na available na pwede nang umalis, at dahil meron na silang exit permits ay nadagdagan ho. No? So mahigit 150 na po yung pwede nang umalis na kapag tulong po tayo makasecure ng kanilang exit permits, at may mga kasunod pa ho, no? Aasahan po natin lalaki ng konti ng bahagya yung mga gusto nang umalis dahil nga po sa kaguluhang nangyayari doon. Bali ang nagpalista lamang po ay 111, pero sa record po ba ninyo mga gaano ba karami ang kababayan nating nasa Lebanon? Doon po sa south kung saan meron pong nagaganap na kaguluhan, halos lahat po sila nasa shelters na po natin, no? Mahigit 200 na po yung nasa shelters po natin. Karamihan po doon may exit permits na. Yung iba, inaayos pa po natin yung kanilang exit permits. At yung iba, pati po yung travel documents nila ay tinutulungan natin makakuha. Opo. Yun ho bang mga undocumented nating kababayan, paano po ba? Ang alam po namin, kinakailangan ng exit permit. Paano sila makakakuha ng clearance kung undocumented? Tama po kayo, dahil wala nga silang mga travel documents, ang DFA po ang siyang tumutulong, yung kanilang embahada doon, yung ating embahada, ang siya pong nagbibigay ng emergency travel documents po sa kanila. Nang sa ganoon, may-apply po rin natin sila ng tinatawag na exit permit sa immigration ng Lebanon. Opo, tama po yun. You say, kaya documented or undocumented, basta Pilipino, at gustong umuwi at magpa-repatriate, aasikasuhin, isasama po sa susunod na lipad. Nako, tama po kayo, sir, no? Wala po tayong sinisino. Sila man ay undocumented or documented, ay tutulungan po natin nga. Pati nga po yung kanilang mga immediate members of family, yung dependents po nila, yung mga asawa nila na Lebanese at yung mga anak po nila. Kung nagnanais pong sumama, pati po yun, isinasama na po natin sa ating repatriation. Opo. Yun ho bang binanggit nyo, USEC, na 111, puro documented po yun? Halo-halo na po yun. No, marami po doon talaga undocumented,
dahil marami po tayong mga domestic workers, ika nga, na nagtatrabaho po sa bansang Lebanon. Opo. Sa inyong natatanggap na report mula ho sa Lebanon, wala ho bang indication na mukhang medyo huhupan ng kaunti ang tension between the Israeli forces and Hezbollah? Pinagdadasal po natin na ganun nga sana, no? Kaya lang ang ating pamantayan doon ay yung kasalukuyang kaguluhan doon at nakikita po natin na medyo lumalala nga. Kaya nga po nagdagdag nga tayo ng personnel sa MWO at hinihikayat pa po natin yung mga kababayan natin na nagdadalawang isip pa na lumikas na, no? Pumunta na doon sa aming migrant shelters at nang sa ganun, maibook na namin sila, ayusin yung papeles at ma-schedule na po yung kanilang paglipad. Opo, nabanggit nyo na lamang din yung migrant shelters. Nasaan po yun at gaano ka-safe yung tinutuluyan ngayon, no? Ating mga kababayan naghihintay ng flight pauwi ng Pilipinas? Meron po tayong dating isa, nag-iisa yung ating migrant shelter doon sa mismong MWO office natin. At dahil nga inaasahan natin na lolobo ang bilang ng mga gustong lumikas, nagdagdag pa po tayo ng tatlo. Meron sa Notre Dame, meron yung minamanage po ng mga madre, meron din yung sa LaSalle Brothers, at kumuha pa po tayo ng isang hotel. No? Nang sa ganon, kahit ilang daan man yung magbigay po ng kagustuhan na umalis at lumikas, eh kakayanin po ng ating shelters. Bali, apat na po yung shelters natin na nakuha doon. Oo, opo. E paano po yun? Yung mga nagpalista po ba na yun, as in end of contract na or may pahintulod ba from their employer na umuwi na ng Pilipinas? Paano kung hindi pumayag ang employer? Yung pong karamihan doon ay may consent na po yung employer dahil alam na po nila na sobrang magulo na. Pati nga po yung employer nila ay lumikas na rin, lumipat na rin ang mga bahay mo, no? Yung iba doon, may mga mangilan-gilan talaga na hindi pinayagan. Pero nakausap natin, yung mismong employer, napaliwanagan po natin. Opo. At sinabi po natin na ang pangunahing importansya doon ay yung kaligtasan nga ng ating kababayan. Kaya napapayag po natin sila na kunin yung ating kasambahay na nagtitira po sa kanila. No? Ang atin naman po, basta may available na trabaho dito sa ating bansa, sa Pilipinas o sa ibang destination countries na ika nga ay tahimik, yun po ang gagawin nating tulong doon sa nais pa pong magtrabaho abroad. Opo. Gano'ng katotoo, Yusek, na merong ilang Lebanese employer na dinodoble or tinitriple daw yung sahod ng kanilang mga Pilipinang manggagawa para lamang hindi umuwi ng Pilipinas? May mga ganun din po, ino-offeran ng karagdagang sahod yung mga kababayan natin. Pero alam nyo po, yung kababayan natin, minsan ayaw na rin nila dahil nakikita nila yung kaguluhan. At syempre, naniniwala din sila sa mga pamilya nila na naghihikayat na mismo na umuwi sila. No? Kaya kahit man may ganun, ang importante ay panatanggal loob ng mga pamilya mo, yung mga kamag-anak mo dito sa Pilipinas, kaya nagdi-decision na po yung iba talaga na umuwi nila. Opo. So, Yusek, wala pa tayong tentative schedule kung kailan ang posibleng uwi, yung 111 na yan? Meron na po tayong tinitignan. Sa second week po ng October, dalawa po yung araw na tinitignan po natin. Pero yun nga po, ang challenge talaga, kahit nakabook ka na, kahit bayad ka na, ay kanselado minsan dahil sa takot ng mga eroplano na lumapag doon, ano? Kaya naguunahan po talaga sa commercial flights. Napakahirap po talagang humanap. Kaya tayo po ay sinisigurado natin na yung mga na-book natin sana ay magpatuloy sana at naway nang sa ganun may kalikas na po. Ano po ba ang contingency plan, Yusek? Halimbawa, from Lebanon or from Beirut, ilalabas muna sila ng Beirut or Lebanon, anong nearest airport na po pwede nilang puntahan? Yung pong na-book natin, diretso na po sa Middle East yun, papunta ng Dubai, halimbawa. Tapos from there, meron na po kaming na-book din na connecting flight, diretso na po ng Maynila, no? Yung pong maibubook natin sa madalit salita magmula Beirut Airport, no? Ay diretso na po yon sa connecting country, tapos diretso na po sa Pilipinas. Alright. Sige po, Yusek. Good luck po. Sana po'y makapagpauwi na kayo ng mga kababayan po natin para ho sa kanilang kaligtasan. Mag-iingat kayo, Yusek, ha? Opo, sa tulong po ng dasal ng lahat, sana po, halinawa, mailigtas po natin at makauwi po ng matiwasay yung ating mga kababayan. Salamat po, sir. Thank you. Ingat po kayo and happy weekend. Yusek Olalia. Si Undersecretary Bernard Olalia, mula po yan sa Department of Migrant Workers. Teleradio Serbisyo. Weather update. Weather update.
O baka kayong magpaplano ng inyong weekend ha? Pwede ba kayong pumunta sa park bukas? Magiging maulan kaya or sakto lang para mamasyal ang ating mga kaserbisyo? Alamin po natin ang lagay ng panahon mula ho sa Pag-asa, si Tito Dan Villamil. Tito Dan, magandang evening. Magiging maulan ba bukas? Good evening, Tito Jan, sa ating mga tagapakinig dito sa Teleradyo. Intertropical Convergence Zone pa rin o yung ITCZ o yung ito yung salubungan ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere ang kasalukuyang umiiral sa malaking bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Kaya sahan natin ang mata sa chance na makaulapan na may mga kalat-kalat na pagulan, pagkulong at pagkidlat sa malaking bahagi ng Kabikulan, Visayas, sa areas ng Caraga, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Sa lalalabing bahagi nating bansa, kabina na dyan ang Metro Manila, ay asahan naman natin na over the weekend magpapatuloy itong maaliwalas na panahon, sasamahan na lamang yan ng mga isolated rain showers o yung usual na thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa kalagayan naman nating karagatan, walang gale warning na nakataas sa anumang baybay ng ating kapuluan, ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa ilang seaboards ng Northern at Central Luzon dahil posible pa rin tayo makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At sa kasalukuyan, wala rin tayong binabantayang low pressure area o anumang sama ng panahon na maaring maging bagyo na posibleng maka-apekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Tito Johnson. Alright, Tito Dan. Maraming salamat and happy weekend. Maraming salamat po. Magandang gabi. Thank you, Dan Villamil ng Pag-asa. Teleradyo Serbisyo. Weather update. Weather update. At sa oras nating 5 minuto na lang, mag-aalas 9 na, eto na. Anong opinion mo? Anong opinion mo? Kaserbisyo. Ikwento mo. Ito na hong kwento na ating mga suking kaserbisyo sa tanong kung dapat bang tumakbo pa sa isang posisyon sa gobyerno isang taong may kaso na. Sabi ni Bev H, unahin natin sa Twitter ha, sabi niya, Daddy J, ikwento mo for delikadesa naman sana yung mismong may kaso na ang tubuan na, grabe naman yun, yung mismong may kaso na ang tubuan daw ng utak na turan. May utak naman siguro. Imagine ninyo, walang utak, tapos tinubuan, ano? Credibility and trust are in question na guilty or not once may kaso na. Only stupid supporters stupid. Support stupid. Ikaw ba kung gusto mong mag-lead ng may kaso? Just saying, sabi po niya yan. Si Tita Dulce, sabi niya, Daddy Johnson, siguro yung mga taong wala hong kahihiyan sa buto, tatakbo pa. Sa mga butante naman, huwag naman kayong paloloko pa. Grabe na kayo ha, sabi ni Tita Dulce. Si Elsie Balyon, sabi niya, happy weekend, Daddy Johnson and Baby Inyaki. For delikadesa sana, yung mga taong may kaso, huwag na ho kayong tumakbo. Sobrang kakapala na po yun, kahit pa pwede po silang tumakbo. Si Aileen Flores, Aileen, welcome sa Teleradyo ha. Hi Daddy Johnson, good evening. Morality speaking, dapat po hindi, lalo na yung mga nasa LGU na may rape cases. Si Jojo Alejandrino, Jojo, welcome sa Teleradyo ha. Hindi na ho dapat tumakbo si Go dahil hindi naman ho siya Pilipino. Si Tita Lina ho, ewan ko sa Comelec, niluwana, isusubo pa uli. Pinahirapan nyo lang yung mga senator at gasto sa pera ng bayan. Ang gulo nila. Sabi po yan ni Tita Lina ho, salamat from Plaridel, Bulacan. Si Alfredo Ulido ang sabi niya, good evening Sir Johnson, para hong naging kalakaran na sa atin pagdating sa isang politikong may nakabingbing kaso. Ang kumandidato habang wala pa hong hatulang hukuman. Marami na pong nangyari na nanalo at nakaupo, nanungkulan lalo na ho sa isang may kayang pamilya. Dapat siguro magkaroon ng pagbabago sa ating saligang batas. Mula naman sa YouTube, sabi ni Jeff S. Jeff, welcome sa Teleradyo. Good evening Mr. Johnson. Papapormal naman ni Jeff. Samantalang iba ang tawag lang sa akin ni John Lloyd, o kaya Jonathan, minsan Joseph, minsan Mark. Tapos siya, Mr. Johnson, minsan Gary. Hindi ko alam, hanggang ngayon, niisip ko pa rin kung saan ang galing yung Gary na yan. Kung saan ang mapanaginipan. Sabi ni Jeff, huwag na pong iboto yung mga kandidato kahit ito po'y wala pang finality ang kanyang kaso. May mali, kaya ho siya may kaso eh. Saka no to political dynasty. Si Lisa Fiolino, maraming kaso acquitted pa only in the Philippines.
Parang daing bago nating mga suki ngayon, no? Siguro kasi wala nang gagawin bukas. More time para mag-message po sa atin. Thank you po, ah. Si Francis Palumayan, Johnson, si Alice Go, sa congressman daw tatakbo. Sisingilin niya po yung pasight in contempt sa kanya. Si Anthony, hindi, Anthony, di ba na-dismiss na siya as mayor dahil sa identity niya? Eh bakit pwede pa rin tumakbo? Si Teresita Atienza, kung ako si Go, abay, natunaw na ako sa kahihiyan. Iba ang mga best actress and liars. Si Juan Dila Cruz, Kuya Johnson, karamihan sa mga politiko natin, makakapalang mukha. Kagaya po ng iba dyan, nahatulan na kapit-tuko pa rin. Ayun pa kaya yung may kaso pa lang? Mas malakas ang loob nila only in the Philippines talaga. Gusto ko manhong kapalan ng aking mukha, alas 9 na. Nakakahiya naman dun sa papalit. Ay, papano? Muli maraming salamat sa inyong pagsama po sa amin sa nakalipas na isang linggong pagkayod at sa nakalipas po muli isang oras nating balitaan at kwentuhan, ha? Ingat po kayo, tayo mag-recharge ng pare-pareho ngayong weekend para handa muli sa isang buong linggong pagkayod next week. Good luck sa mga magfa-file ng COC, ha? Ako po si Daddy Johnson, susunod na si Kapitana at si Kagawad. Showbiz Sidelines, bye! Happy weekend! Huwag pahuli sa Balita Talakayan, subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.